rumored fight John Riel Casimero kontra sa Hapon na si Yuki Nori Ogoni at ngayong darating na yan na buwan ng Oktubre. Junito Donaire Jr. nagbigay na ng napakalagang payo sa ating kababayan na Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales para sa darating na laban niya kontra sa kapwa Unified Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, pero sana naman ay huwag niyong kalimutan na gawin ito. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Binulabog ang mundo ng social media na sa pasabog na isa sa mga legit na tagapagbigay ng balitang sports at lalong-lalo na sa pagbigay ng update sa larangan ng boxing, lalong-lalo na sa mga kaganapan ng ating mga mandirigmang mga Pilipino. Ayon sa Twitter account ni Oli, rumor, ang 35 taong gulang na past prime na isang boxing gym owner at part-time trainer na si Yuki Nori Ogoni ay wawakasan na ang kanyang mayigit isang taon na layoff para i-challenge ang 43 taong gulang na si John Riel Casimero para sa Super Bantamweight Match na gaganapin sa bansang Japan. At ngayong darating na iyan na buwan ng Oktubre, at sinabi pa niya dito, isang medyo madaling laban para kay Casimero ito. Kaya naman ito na, ayan na, dadayuin na ni Casimero ang baluarte ng kanyang BFF na si Naoya Inoue at susubukang ilista sa bilang ang Hapon na si Ogoni sa anay ng mga mandirigmang nilapan ng Cuadro Alas. Kaya naman, sino nga ba si Yuki Nori Ogoni? Mga kwento, tama nga ba na easy fight lang ito kay Casimero? Itong si Yuki Nori Ogoni, mga kwento, ay isang boksingero na mula sa Ako, Yugo, Japan. At ang kanyang palayaw ayon sa Wikipedia ay Mature Garden. Mature Garden ba yun? Teka lang, check ko muna sa Wikipedia. Mature of Ako pala. Mature Garden tuloy. Sinubukan ko man mga kwento na hanapin sa internet ang amateur record ni Ogoni, kaya lang wala akong nakita. Dahil ang nakalagay lang ay ang pro debut niya sa boxing noong November 2009. Mga kakwento, na ipinalo niya ang 8 sunod-sunod niya na laban bago nalasap niya ang unang talo sa laban kontra yan sa kanyang kababayan na si Shingo Waki sa taong 2013 para sa Oriental and Pacific Boxing Federation o OPBF Super Bantamweight Championship. Pero noong December 2016 sa bansang Japan, sumabak si Ogoni para sa International Boxing Federation Super Bantamweight World Title Fight kontra yan sa knockout artist. At sa panahon yun mga kwento, ay hindi pa nakatikim ng talo ang taga Dominican Republic na si Jonathan o Jonathan Guzman Pena, pero nilampasan niya si Pena via unanimous decision. At katunayan mga kwento, ang kartada ngayon ni Pena ay 25 mga panalo, 2 lamang natalo at nakatala ng 24 na mga knockouts. Medyo makulay ang nangyaring pagkatalo ni Ogoni at kung paano siya nakabawi nito. Dahil ang unang nakatalo sa kanya ay ang kababayan niya na si Shingo Waki. Pero alam niyo ba mga kwento na itong si Waki ay tinalo po ni Pena via technical knockout? Kaya matatawag natin na natalo man siya sa kanyang kababayan na si Waki, pero ipinahiganti niya naman ito sa tumalo kay Waki na si Pena. Pero teka, may mahalagang koneksyon ba ito sa kwentuhan natin ngayon? Medyo wala naman, pero sinabi ko lang. Punta tayo mga kwento sa profile ni Ogoni. Siya ay may kartadang 21 wins, 2 losses, 2 draws at 8 knockouts. Ang kanyang height ay 5'7 at may reach na 69.5 inches. Ang kanyang fighting stance ay orthodox. Ang huling laban niya mga kwento ay nagresulta ng draw sa taong 2022. Kaya may git isang taon na hindi nakabalik ang former world champion. At itong si Ogoni ay aba, mahilig siya mga kwento na mag-upset sa kampiyon na dumadayo sa kanyang baluarte sa Japan. At alam naman natin mga kwento ang kwento na ang mga Pinoy na dumadayo sa Japan. Kaya ba ang daming mga dumadayo doon na halos lahat ay kinatay ng mga Hapones? Kaya naman ang tanong, itong si Casimero rin kaya na may hawak ngayon ng WBO Global Super Bantamweight title ay may dagdag sa bilang o di kaya si Casimero ang magpahiya sa Hapon sa harap ng kanyang mga kababayan? Samantala, ang legendary Pinoy boxer na si Nonito Donaire Jr. sa wakas nagbigay na ng payo sa ating kaubayan na si Marlon Tapales. Ayon sa nakarang interview ni Donaire, tinanong siya kung ano ang mapapayo niya sa kanyang kaubayan na si Tapales na harapin ang boksingerong tumalo sa kanya ng 2 beses. Ayon kay Donaire, dapat lang talaga na itaas palagi ang depensa ni Tapales, dahil kung hindi, pag natamaan siya ni Inoue ay talagang nakakasiguro si Donaire na mabubog talaga itong si Tapales kay Inoue.
mga kakwento. Sa mga nakarang mga araw ay pirmado na ang Mega Fight na gaganapin sa bansang Japan. Nauya Inoue kontra Marlon Tapales para sa Undisputed Super Bantamweight Championship ng kapatid ni Nauya na si Takuma Inoue. Kontrayan sa ating kaubayan na si Jerry Nankas para sa WBA Bantamweight Championship. At ngayon ay pagpipilian pa kung sa Nobyembre o sa Disyembre gaganapin ang laban. Pero balitang balita na na gustong ikasa sa Nobyembre dahil minamadali na ng bawat kampo nila ni Tapales at ni Inoue na maikasa agad ito. Kaya naman mga kwento, good luck sa ating mga kaubayan na dadayo din sa Japan. At sana, 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 sana talaga. Teka Mr. Kwento, ang dami mong sana dyan ha. Nadamihan ba? Sana, pag-uwi ng ating mga kabalyero, ang world title belts ay bit-bit na nila. Mga kakwento, sa wakas, ang angas ng Pinas na ang dadayo sa bansang Japan. Hindi man si Inoue ang kanyang makakaharap, pero ang target na makalaban sa baluarte ni Inoue ay kanya namang makakamtan. Pero lilinawin lang natin mga kwento ha, rumored fight pa lamang ito at mananatiling rumored fight ito kung hindi pa maglabas ng official announcement ang Team Casimero. Yung mas maganda na hintayin natin ang official announcement ito ng promoter ni Casimero na si Masayuki ito. Pero ganun pa man, sa unang pasabog ng Team Casimero na ang susunod na makakalaban ni Casimero ay isang Hapon, inactive ang status sa BoxRec dahil may isang taon na hindi nakalaban. At sa Japan gaganapin ang laban ay tila ba? Ito na ang katuparan. Pero ganun pa man, mas maganda na ang final announcement na lang ang ating abangan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Lolita Nalasa, kikakwentong Chan Shi, kikakwentong Pinuno TV, kikakwentong Boy Batang Pasaway, at ikakakwentong nanunod ngayon, shoutout you dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. Tabangan niyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.